Hindi ko na masikmura talaga, Mr. Chair. Tila parang lubos ng binabastos ang ating kagalang-galang na Kongreso at ang mga miyembro ng bumubuo ng komitibang ito. Umimik po sila ng pulis-pulis. Dapa. Kamay sa likod. Sabay tanong po ng habang nakatutok yung baril sa akin. Tinatanong po nila si Jonathan kung nasaan. Tila baga ang mensahe nito ay kung tumuloy kayo sa pangangampanya, ay papatayin namin kayo. Bigla na lang nilooban ng mga grupong armadong kalalakihan, gaya ng dati na nakamaskara, gaya ng dati may dalang high-powered armalites, gaya ng dati tinutukan ang ating witness. Isipin ninyo nag-witness dito, May 2022, 2 days later, nilooban yung bahay. Anong paliwanag natin doon? Ikaw yung hepe ngayon ng Quezon? Yes sir, pero na-relieve din po ako sir noong May 24 dahil po sa insidente na yan sir. Deputy Speaker J.J. Suarez will explore this issue. Yeah. Go ahead. Thank you very much, Mr. Chair. Magandang umaga ho sa ating lahat. Before I proceed, Mr. Chair, can I request that the COMSEC please call Mr. Ramon Bacala, Alben Quintino, Ms. Gina Recto, and Ms. Renalyn Rianzales to be present with us in the hearing. Who are these people? These are the witnesses coming yes, from... Yes, these are the witnesses coming from the different barangays, Mr. Chair. Different barangays. Okay, we will be inviting those resource speakers to sit here. So, Mr. Chair, habang inaantay po natin yung pagdalo ng mga witness, can I be allowed to read a very short prepared statement? Okay, Congressman JJ, you are the floor. Mr. Chair, before we continue with our inquiry into the violence, harassment, intimidation, and other criminal acts committed before, during, and after the conduct of the 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan elections, I would just like to make put into record an extremely concerning, alarming, which recently transpired act that happened on record. Hindi ko na masikmura talaga, Mr. Chair, tila parang lubos ng binabastos ang ating kagalang-galang na Kongreso at ang mga miyembro ng bumubuo ng komitibang ito. Parehong mga salarin ng ating iniimbestigahan. I am furious and appalled beyond words because of this incident, Mr. Chair. As you recall, Mr. Chair, our last witness during our last hearing, May 2022, 2024, Ms. Renalyn Rianzales, buong tapang pong isiniwalat ni Ma'am Renalyn kung ano ang nangyari sa kanya nung nakaraang Barangay SK elections in 2023. Naikwento niya sa atin nung October 2028 habang naglalakad siya kasama ang kanyang mga kandidato sa Purok Magaling ay bigla na lang may mga dumating na mga 7 armadong kalalakihan. Pinalibutan, tinakot siya at kinasahan ng mga high-powered armalites and guns. Tila baga ang mensahe nito ay kung tumuloy kayo sa pangangampanya, ay papatayin namin kayo. Ngayon, 2 araw lang pagkatapos niya tumistigo dito sa ating komitiba, dito sa mababang kapulungan, another incidents of harassment, violation, violence occurred. May 2022, she served as one of our resource persons and witness. In May 24, at 3:15 in the morning, kasama niyang natutulog ang kanyang 2 apo
alas 3 ng umaga, madaling araw, bigla na lang nilooban ng mga grupong armadong kalalakihan. Gaya ng dati na nakamaskara, gaya ng dati may dalang high-powered armalites, gaya ng dati tinutukan ang ating witness. Mr. Chairman, this tramples on the very essence of our legislative process. This tramples upon the very essence of our democracy. This tramples upon the very essence of finding and ferreting out the truth. Isipin ninyo, nag-witness dito, May 2022, 2 days later, nilooban yung bahay. Anong paliwanag natin doon? Ating napag-alaman, mga active police ng Lucena, ang mga ito, Mr. Chair. It's the same pattern. This certainly cannot be a mere coincidence. Kagaya ng dati, klaro ang mensahe nito. Masasamang loob na hoodlum. Kung tumuloy kayo, Ma'am Rialyn Rianzales, sa pagpapastestigo laban sa pulis, papatayin namin kayo. Mabuti na lang, Mr. Chair, na itong mga pulis na ito ay nahuli pagkatapos ng insidente base sa mga reports na natanggap ng inyo abang lingkod. Kasalukuyan pong nakakulong ang mga pulis na ito. Nandito po si Ma'am Renalyn Rianzales. I think she's with us. Nandito po siya. Andiyan ba si Renalyn Rianzales? Ma'am, gusto ko lang po iparating sa iyo na taus-puso po akong nagpapasalamat sa iyo. At buong tapang po kayong humarap muli sa komitibang ito. Kasi kung hindi nyo po ipapakita ang lakas ng loob at ang tiwala sa Kongreso, hindi po natin maiaayos ang mga problemang hinaharap ng ating bansa pagdating sa mga halalan. Mr. Chair, can you imagine what happened to her during the barangay elections, 2 days after she testified in this committee? Same acts were committed against her again. Ma'am Renalyn, pwede mo ba may kwento sa amin yung malagim na pangyayari sa araw ng Biyernes, alas 3 ng umaga? Before you, bago po kayo magsimula ng inyong salaysay, upo na po kayo, nakapalumpa na po kayo noong nakaraang hearing. At nagpapasalamat po kami sa tapang na pinakikita po ninyo. No? Hindi po biro, kasi nabasa ko po yung news article eh. And all the members have the copy of this news article, and at the same time, nagulat din po kami that after our investigation, 2 days after, ay nilusob ang bahay ni Ma'am Renalyn Rianzales. Thank you so much po sa pagiging strong po ninyo. But alam po namin sa puso at isipan nyo, naroon po ang takot. Rest assured po na yung ating pong Kongreso, we will do our best to protect you and your family, and at the same time ay magkaroon po ng absolute resolution itong iniimbestigahan po namin. And the Deputy Speaker J.J. Suarez already gotten the approval of this committee and the Speaker to protect your family. At hindi po kami titigil hanggang hindi po natin nakikita ang katotohanan kung sino nasa likod po nito. Sige, makakaano na po kayo, makakapag-proceed na po kayo. Ako po si Renalyn Torres Rianzales. Nasa wastong taong gulang at kasalukuyan pong naninirahan sa Purok Masagana, Barangay Ransohan, Lungsod ng Lucena.
Excuse me. Noong May 22 po, 2024, umigit ko muna po ng alas 3:15 ng madaling araw. Natutulog po kami nung dalawa kong apo sa aming bahay. Nagulat na lang po ako nang bigla pong lumagabong yung pintuan ko sa harap ng bahay ko. Na sa gabi po, yung ilaw ko po sa labas ng aking bahay, yun po ay magdamag na buhay. Pero nung narinig ko po na 4 hanggang 5 tadyak sa pinto ng bahay ko, nang nagmulat po yung mata ko, patay po yung ilaw. Tapos may nagpa-flashlight po dun sa labas ng aming bahay. Nang mabuksan po nila yung pintuan ko, sila po ay pumasok dun sa bahay ko at noon po ay bukas yung pinto ng kwarto ko. Umimik po sila ng pulis, pulis. Dapa. Kamay sa likod. Sabay tanong po nang habang nakatutok yung baril sa akin. Tinatanong po nila si Jonathan kung nasaan. Sabi ko po ay nasa trabaho. Nung lumabas po sila dun sa pinto ng aking kwarto, ako po ay palihim na tumingin sa kanilang katawan. Nung bumalik po sila dun sa kwarto ko, ako po ay nakaupo na. Pinaslight po nila yung aking mukha. Tinanong po uli nila kung nasaan si Jonathan. Sabi ko po ay nasa trabaho. Saan daw po nagtatrabaho? Sabi ko po sa Laguna. Ang ipinagtataka ko po, bakit po sila pumasok ng bahay ko nang wala pong warrant o wala pong abiso sa akin? Ang sumilid lang po sa isip ko, nagsalaysay po ako dito sa Kongreso noong May 22. Nangyari po ay May 24. Yun po ang nalalaman ko lamang na dahilan kaya po ako ay pinasok ang bahay nang walang paalam sa akin. Nung naramdaman ko pong wala nang tao dun sa labas ng bahay namin, pinilit ko pong batin yung dalawa kong apo na 9 na taon at 8 taon. Habang nangangatal po yung katawan ko, tumakbo po ako sa bahay ng nanay. Kaya pag naaalala ko po yung nangyari, ako po ay takot na takot pa rin hanggang ngayon. Ako po ay nananawagan sa help po ng national. Sana po ay mapadali po yung pag-alam po kung bakit po pinasok yung bahay ko. Hanggang ngayon po talaga ako po ay takot na takot pa rin. Kukwento ko po sa inyo, ayaw na po kong payagan ng mga anak ko pumunta dito ngayon. Pero gusto ko lang po talagang magkwento sa inyo na ganun po yung nangyari sa akin. Sinabi ko na lang po sa mga anak ko na itutuloy ko at ang sasabihin ko lang naman po ay yung katotohanan. Yun lang po at salamat. Congressman JJ, this is not only a direct attack on them but a direct attack to us. Dahil po they wanted to obstruct yung ating pong ginagawang investigasyon, and by doing that
ay yung fear factor that they wanted to employ upon you for you not to attend on this hearing. And for that, it is really an attack to this institution. And that's why Congressman J.J. Suarez, yes, you want to proceed? Mr. Chair, you know, this is... I've been a congressman for 4 years, 5 years now. And previous to my position, you know, my parents also became representatives of the district that they used to represent. And I think this is the first time lang that I can recall na may ganitong pangyayari. Na merong tumistigo sa mababang kapulungan at ikwinento yung karanasan niya kung saan tinakot, pinalibutan, tinutukan. At pagkatapos nun, ng kanyang pagsisiwalat ng katotohanan, 2 days after the fact, it happens again. And this is not anymore during, before, or after a barangay election. This is an ordinary times, Mr. Chair. Sa sobrang takot po ng witness natin, siya na po ang nagsabi, sarili niya na pong anak ang nagsasabi na huwag na kayo pumunta dyan. Mr. Chair, paano po natin mabibigyan ng kapayapaan ang mga kababayan natin kung sa mga ganitong bagay, yung mismo may inaasahan natin na poprotekta, magtitiyak ng ating kaayusan at katahimikan, eh sila pa mismo ang nasa likuran. So, it's disturbing to me because it violates the very essence of why we are all here. It breaks the very fabric of society. And Mr. Chair, I think as duly elected officials, members of this committee, we need to make sure that, number one, kung sino man ang nasa likuran nito at kung sino ang nasa likuran ng mga taong nasa likuran noon, eh mabigyan po talaga ng tamang hustisya. Pangalawa, yung mga magwi-witness dito sa atin, whatever committee, may this serve as a lesson to us all that they need to be protected, that they need to be given ample support dahil napakahirap po ng ginagawa nila na haharap sila dito sa ating committee in front of the millions of Filipinos who are viewing us either through TV or Facebook, malalaman kung sino sila, malalaman kung ano nangyari sa kanila. Dapat siguro, masiguro din natin na nabibigyan natin sila ng tamang seguridad. Ang nakakalungkot po ay yung inaasahan po nating dapat magbigay sa kanila ng tamang seguridad ay sila pa po yung gumawa nun sa kanila. Deputy Speaker? Kasi dun sa report no, that was submitted to this committee, identified yung 8 policemen. They were identified, no? Na-identify po to, no? Siguro, tanungin natin ang Quezon, no? Yung COP or yung chief of police ng ano. You are the acting chief, no, ngayon, no? Ikaw yung hepe ngayon ng Quezon. Yes, sir. Pero na-relieve din po ako, sir, noong May 24 dahil po sa insidente na yan, sir. Dahil sa insidente ito na na-relieve ka? Yes, sir. At itong 8 ito na-identify na sila talaga ang pumasok doon sa bahay ni Mrs. Rian Sales? Yes, sir. Kami na rin po ng aking investigador, sir, ang personal na nagtulong na pag-iimbestiga kasi, sir. How are these people been identified? Through sa CCTV, sir. So nakita talaga sa CCTV na pumasok sila sa bahay? No, sir. Sa doon po, sir, nung pagpunta nila sa Barangay Bara at based po sa statement ni Ma'am Renelin at saka po, sir, doon sa pagbalik nila sa police station. Nasaan na itong 8 ito?
Nakakulong po, sir, ngayon. So, ngayon nakakulong sila? Yes, sir. And I think it is important on this hearing that I think we need to have a motion to invite this eight that perpetrated that incident, no, that crime against Mrs. Rianzales. Hindi natin to palalagpasin dahil sa ginawang ito, and we will be calling also the attention of our Chief PNP, si Chief PNP Marbil, no? Just come to think of it, May 22, nag-conduct tayo ng hearing with this witness, and then after 2 days, pinasok ang kanyang bahay. Di ba? Clearly, ito'y pananakot sa ating mga witnesses para wag mag-appear dito sa kongresong ito. And we will be inviting, because this concern our national leadership, our national organization. Dahil may mga gantong klaseng pulis, oh. Again, sasabihin po namin sa inyo, we have talked to the speaker and to the Chief PNP asking us, di ba, na natignan yung mga organisasyon na minsan ay napapahiya yung ating mga kapulisan. Pero kung merong gantong klase ng mga pulis, di ba, na inaabuso ang kanilang kapangyarihan, I think, Mr. Chairman, members of this committee, mahirap masundan yung ating usapan ngayon. We have to cleanse our organization. Okay? So, Chairman. Congressman Paduano, you are recognized. Before you proceed, Congressman Paduano, no, DJ would like to acknowledge the presence of Congressman Bosita. Go ahead. Thank you, Mr. Chairman. Just a quick manifestation, Mr. Chairman. This is what happened with the witness. It's not only an attack to this committee. This is an attack to the institution. Yes. Well, in fact, Mr. Chairman, though they are now detained in Quezon, but with regards to this committee in the House, Mr. Chairman, they have violated our internal rules. Our rules in contempt, letter F or paragraph F, undue interference during committee hearings and inquiry in AW legislation. Kaya kahit, Mr. Chairman, kahit makalabas lang makapag-bail, ako, I will not hesitate to move, Mr. Chairman, to cite it in contempt. That is undue interference. Hindi lang simpleng tinakot nila yung witness. That's an insult to this institution. Wala silang pakundangan. Kaya, Mr. Chairman, of course, we have to invite them, but sabi ko na nga, malamang baka makapag-bail. Pag makapag-bail, Mr. Chairman, naka dapat pumunta sila dito, and I will personally move to cite them contempt for undue interference at the very least, Mr. Chairman, because letter F is just 10 days of detention, maximum 10 days. Thank you, Mr. Chairman. What is the case filed against them? Unjust vexation, threat, intimidation, what? Ang ipinail po namin kasi, sir, ay una po yung violation of domicile, grave threat po, sir, and unjust vexation. Di lahat yan, ano, available. Yes, sir. Ano status nila ngayon? Are they going to file for ano? Nung umalis po, sir, kami ay nakakulong pa rin po, sir. Hindi ko lang po alam, sir, kung sila ay nag-aayos na, sir. With this action that was taken by these 8 PNP officers, RD, what action will be taken in order to prevent for this man to ano? Magpapail ba kayo ng administrative case against these people? The ongoing na po yung proceedings ng administrative cases nila. It was taken over by the Regional Internal Affairs Service, Your Honor. So we'll be asking the Prosecutor's Office of Quezon, no? Siguro the COMSEC will write a letter para at least maimbitahan po natin agad sila right away in the next hearing. With the permission of the body. Okay lang po ba? Okay. So there's a motion by Congressman Akop that we invite and write a letter to the Prosecutor's Office, the BJMP, and the PNP. I believe nasa BJMP pa sila, no? Nasa na sila? Nasa custodial facility po, sir, na Lucena City Police Station, sir. Nasa station pa lang pala. Okay. So there's a motion, duly seconded. Any objection? Hearing none. The said motion is now approved.